So ito po, quick update lang sa mga nangyayari sa noontime o ang latest new TAM ratings. Noong Friday, November 3, nangunguna po ang EAP with 4.6%. O, pangalawa po yung sa tape with 4.0 habang yung it's showtime ay nakakuha ng 3.0%. So magandang sign po ito. Hopefully magtuloy-tuloy for the whole month of November para po sa EAT. Okay? So ito po sa mga halusos tungkol po dun sa mga kaso na mga kinakaharap po nila. This time po ay naghain ng petisyon sa Supreme Court si former Zamboanga del Norte 1st District Representative Romeo Halusos Jr. Para po to reconsider yung pong decision ng Supreme Court affirming the victory of his political adversary, si Roberto Pinpin Uy. Kasi po, ang pagkakaalam ko, sa November 10, doon na po formal na uupo itong kalaban sa politika ng mga halusos. At he will take over the seat na antagal pong hinawakan ng mga halusos. So sinusubukan po nilang gawa ng paraan sa Supreme Court para po pigilan po ito. In a 68-page motion for reconsideration, Halusos contended that the House of Representatives Electoral Tribunal rather than the Supreme Court holds jurisdiction over this case, citing his prior proclamation and assumption of office. Ang nangyari po kasi, siya po ay dineklara ng House of Representatives Electoral Tribunal, kaso ito po ay pinawalang bisa ng Supreme Court. Kasi po, sinabi, ay hindi po maayos yung pong proseso ng pagka-proclaim sa kanya. Ayun, so, sabi po dito, we are arguing here that the Supreme Court's decision must be reversed. Otherwise, a constitutional crisis may ensue. As he is now a member of the House of Representatives, this case should be heard by the House of Representatives Electoral Tribunal. Hindi daw pwedeng basta-basta magdesisyon yung pong Supreme Court po dyan. So sa mga hindi po nakakasubaybay dito sa issue na to, ang nangyari po kasi, merong isang candidate pa na halusos yung apelido na tumakbo nung huling eleksyon. So may dalawang halusos, tapos yung kalaban na uy. So around mga one month before the election, ay nadeklarang nuisance candidate yung pong isang halusos. Okay, so sinasabi nung mga halusos ng tape na kaapelido ko yan para guluhin yung tao. Kaya lang yan tumakbo. So na nagawang nuisance candidate yon. Tapos nung nagkabilangan na ng boto, lamang si Uy ng boto kaysa dito kay Halusos. Pero ang nangyari, pati po yung boto nung nuisance candidate, yung nakuha nung isang Halusos, ay sinama dito kay John Halusos. So pag pinagsama mo yung dalawa, lagpas na daw siya dun sa kay Uy. O pero yung Supreme Court sinabi, hindi pwede yung ganyan. Kung ano yung boto mo, yun lang yung boto mo. Kung ano yung boto niya, di ba yung boto dyan sa nuisance, kung nuisance man yan, stray votes yan. Hindi yan pwedeng i-count sa'yo. Di ba? Walang karapatan yung Electoral Tribunal na mag-decide ng ganyan. Basta tagabilang lang sila. Kung sino may pinakamarami, yun ang i-dedeklara. Yun po yung sinabi ng Supreme Court doon. At yun po yung kinokontest ngayon ng mga halusos. Hindi naman po ako abogado. So, hayaan na po natin korte ang magdesisyon kung ano po sa tingin po nila. Kung sino ang tingin nila ay tama sa sitwasyon na ito. Pero syempre, pilit pong hinahabol ng mga halusos dahil po matagal sa kanila yung pwesto na yan. At kung sakali po ay ngayon po may papasok na iba, at yan po yung karibal nila. Yung Uy family, yan po yung karibal nila doon sa Zamboanga del Norte, at nakakalaban po nila sa mga iba't ibang posisyon po dyan. Kaya ayaw po nilang mapunta sa mga Uy yung pong kanilang pwesto dyan po sa Kongreso. So yun po ang, kumbaga ang daming laban na hinaharap po ngayon nitong mga halusos. Hindi lang po yung laban nila sa TVJ, sa Marikina, sa IPO. Di ba, na-report din natin, meron din mga issue sa labor. At ngayon, ito po, pati po sa kanila, sa Supreme Court, sa COMELEC, ay hinaharap po nila ito pong kaso na ito para po, ewan ko kung paano nila gagawin, para mabawi nila or mapigilan nila from itong si Uy na makaupo at maging congressman ng 1st District ng Zamboanga del Norte. Okay? So, yun po. So, ito.
bago po tayo ano, bago tayo magtapos sa video na to. Alam niyo naman na ang aking manok dito po sa Awayan sa Noontime ay EAT, TVJ. Yan ang sinusuportahan ko talaga, madalas nga tayo nanonood diyan. O pero gusto ko din pong i-comment yung pong mga ibang shows kapag maganda yung pong kanilang pinapakita at yung kanilang nagiging programa. Okay, at yan po ang nangyari po kanina sa magpasikat sa It Showtime. So gusto ko lang din pong batiin sila dahil po napakaganda nung pong segment na kanilang ginawa. TVJ din nga din daw sila. O pero joke 'yon. Kasi Teddy Vong tsaka Jugs. Pero binaliktad nila, naging JTV. JTV yung tawag yata sa kanilang tatlo. Pero pwede ding TVJ, why not? Why not? They are honoring naman yung pong mga magagaling na mga komedyante na mga of all time, di ba? So why not? I don't see why. Napakaganda nung kanilang paggamit ng AI para mag-transform yung kanilang itsura, naging kamukha nila si Babalu, si Dolphy, si Redford White. And nakita mo dun sa studio, talagang naluluha yung ilang mga audience. Si Karil nandun, of course, yung mami niya, di ba, yung matagal naging asawa ni Dolphy. Yung kay Nova Villa, di ba, emotional si Nova Villa nandun kasi nakatrabaho niya lahat nung mga binibigyang papuri nung performance kanina. At napakaganda. Talagang alam mong ano, alam mong ito ay from the heart eh. At naisipan nila hindi lang gumawa ng isang bonggang production number, kung hindi magbigay papuri at magbigay honor at kumbaga ipakilala na din siguro sa mga bagong henerasyon na hindi sila nakilala itong mga magagaling na komedyante that paved the way para po sa kung ano po ang showbiz natin ngayon, ano ang entertainment industry po natin ngayon. So nakaka-touch talaga kanina yung pinakita nila sila Kuya Germs, may AI din sila, nandun si Ike Lozada, nakita ko ginawa din nila si Bertawa Marcelo. Napakaganda nung paggamit ng AI. So totoo lang, nagulat din ako na naisip nila yung concept na yon. Kaya sa akin worthy ng papuri. And sa akin naman dito, of course, may kanya-kanya tayong preference ng sinusuportahan na Noontime. Pero isang showbiz industry lang naman lahat. At sa akin ay talagang nabilib ako doon po sa ginawa po nilang concept na yon para magpasayain at the same time to give honor doon po sa mga nawala na po natin at mga pumanaw na po na mga artista at mga komedyante. So good job po sa It Showtime people sa paggawa ng concept na yon at sa TVJ nila o sa JTV nila kay Jugs, kay Teddy at kay Vong. Good job kanina dun sa magpasikat. I would have to admit, napakaganda talaga nung ginawa nila. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. See you tomorrow mga Dabar Gods.